Panginoon, maraming salamat po muli sa umagang ito, Panginoon, pagsasalu-saluan na namin muli, Panginoon, ang iyong salita. Pinagalingan kami, Panginoon, bigyan ng katalinuhan, Panginoon. Makita namin, Panginoon, ang beauty, Panginoon, ang kahalagahan, Panginoon, ang iyong salita. Salamat po muli, patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala. Panginoon, maging inisin mo kami, Panginoon, at hindi maging hadlang ito, Panginoon, sa aming pag-aaral sa Panginoon. Salamat po muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. Okay, yung message ko po ngayon ay kinalagatang went forth to battle. Okay? Kino lang na sabak sa inyo sa away? Kino lang na sabak sa inyo sa away? Tapos tag-aawat. Okay? Ano yun lang natin? Paliitin lang natin. Hindi naman yung away, yung mga competition na. Yun ang nasabok sa inyo sa competition. Sino dito hindi pa na nasabok sa competition? Mga basketball? Competition na yun, no? Pero hindi ka pa naano sa ano, di ba? Sa yung talagang liga, no? Magkakaroon tayo ng gano'n. Masabok ka sa gano'n. Okay? Ba't ko nasabi yun, no? Kasi, dito sa text natin, laban to, gera. Okay? Pag ikaw ay sasabak, alam mong sasabak ka sa isang competition, anong gagawin mo? Tulog. Tulog ka lang. Anong gagawin mo? Mag-prepare ka. Diba? Tapos, aalamin mo kung ano yung mga dapat mong gamitin. Tama? Okay. Kunyari, yan ay badminton, lalaban ka ng badminton. Okay? Bukas yung laban mo. Mamaya ka palang babibili ng badminton mo. Kasi yun yung gagamitin mo. Dapat, sabi doon, ipoprove mo yun. Parang si David. Di ba? Nung pinasuot sa kanya yung armor ni Saul, ibang-iba yun. Ang bigat mo ni. Hindi niya yun na-prove. Hindi niya yun na-sanay. Hindi siya na-sanay doon. Okay? Yun pa, kailangan mo ng mga kailanganin mo. Ano pa yung susunod na gagawin mo? Sa iyong pag-prepare, magpa-practice ka. Okay? Ako po'y na palaban sa kakaibang sports. Okay? Yung tawag ko ay shot put. Nakakita na po ba yun? Yung bola na 7 pounds. Ibabato mo po yun ng malayo sa pamagitan na ng iyong kamay. Ah, ganun yun dito sa ano mo. Tenga mo, nakatikip yun. Ibabato mo siya na napakalakas kung ano yung kaya mong ibabato. Okay, nung nagtitraining po kami nun, ang hirap kasi before pa yung mga 6 months pa lang, takbo-takbo lang muna kami, takbuan ng takbo dun sa Makati kami na nagtitraining sa Makati ano ba to? College of Makati, Makati University na yun. Oh, yung MAC, takbo kami ng takbo dun. 6 months pa lang yun. Okay? Babae, lalaki, nagtitraining namin dun. Hindi ko pa alam na yun ang sasadya ko. Kahit isali na ako kasi gusto ko pumayat. Na. Tapos, after ng 5 months, binigay na. Sino yung mga lalaro? Binigyan na ng mga assignment. Ito, lalaroin mo. Ito pa. Nakuha ko yung shot put kasi walang gusto maglaro nun. Eh, sa takbuan naman ako naman yung nahuhuli. Hindi ako pwede dun sa mabilisang takbo. Okay. Yung pinaka nakuha ko, yung pinaka walang gusto maglaro. Pero, challenge yun, di ba? Okay. But may kipag-compete ka. Hindi na. 3 months na. Yun na, alam ko na yung lalaroin ko. Training ako ng training. Every 2 days a week, nagtitraining ka. Tatakbo ka ng 10 beses sa ano. Tapos babato-bato mo yung bola na gano'n. Babato-bato mo gano'n. Minsan nga, patalipod. Lahat ng kasing bato. Para matraining mo, ma-prove mo, masanay ka dun sa bilog na yung bit. Para siya solid na ano eh. Bakal eh.
7 pounds yun, bato ko lang kahit ano gusto mong bato, bato mo. Eh hanggang sa masanay ka lang doon. Di 2 months na lang. No? Di nasanay na namin yung gano'n, nakaganong ka na. Iba-iba. Diba? Umiikot. Nanonood ako ng YouTube. Umiikot man. Umiikot na gano'n. Tapos binabato. Iba naman, nakatayo lang na gano'n. Tapos igaganon. Lahat yun, sinanay namin kung ano yung pinakamas malayo yung mapuntahan. Okay? Bato ako ng bato nun. Una, 4 meters. Okay? Sumunod 5. Sumunod 6. Hanggang sa nung competition na, ito na. Okay? May paso na ngayon ako. Una-una, sunset yun. Una-una. Bato ngayon ako. Talagang nandun yung lakas mo. Umabot ako ng mga 6 yata, 6 or 7, 6.5, mga ganun, almost 7. Hindi ko yung nagagawa sa training ko. Eh, yung kalapan ko na yung dumating. Kagamiral to. Ang laki ng katawang, alam si Goliath. Nung bumato, doble nung binato ko. Okay. Yung nangyari yun yun. Ang inaano ko lang doon, naghanda tayo kung ano yung kakayanin natin. Okay? Naghanda tayo kung ano yung kakayanin natin. That's an experience for me kasi hindi naman yung buhay ang ano eh, kapalit nun. Okay? That's an experience lang. Experience lang yun. Naintitingnan ngayon natin dito sa ating text, mayroon isang grupo or tribe. Ang tawag sa kanila ay Zebulun. Okay? Bibihira itong banggitin nila yung Zebulun. Pangilan ko yung Zebulun. Kaninong anak ba yun? Anak siya ni Jacob. Pangilan siya? Pangilan yung Zebulun. Basta hindi yung anak ni ano. Hindi yun, sure tayo, hindi yun anak ni Rachel. Okay? Okay? Anak yun ng isa sa mga katulong, handmaid. Ni Leia. Now, in that case, okay, ang maganda dito, pinuri yung tribe ng Zebulun. Paano daw sila pinuri? Sabi dyan sa text. Such as went forth to war. Unang-una, okay, sa sobrang daming niya para piliin na lumaban sa isang mga event, privilege na yun, dama? Okay? Siyempre, dapat ikaw ay willing, hindi yung basta natula ka lang. Okay, nung panahon na yun, pinatanong, sige ko na magsalat, para lang ako natula. Kasi ayoko naman yung laro na yun, hindi ko nga alam yun. Okay? Pero, nag-training, okay? Nag-train ako. Kasi, libre lahat eh. Libre yung equipment mo eh. Sapatos mo hanggang sa ulo mo, libre. Hanggang sa sombrero, libre lahat. Kasi may towel ka pa, may bag ka pa, lahat. Okay, sabi ko, wala naman lalaro na ito. Lalaro mo na lang. In that case, naghanda. Yun ang mahalaga daw. Now, in this case, tingnan natin ito si Zebulun. Went forth to war. Okay? So, tingin nyo, sino kaya yung mga papasok sa gera? Ano kaya ang klase ng tao yung mga papasok sa gera? Pwede ba doon yung mahina? Hindi. Pwede ba doon yung matatakotin? Hindi. Pwede ba doon? Pasok mo sa war, tapos ikaw yung pinakamahina. Ikaw yung pinakamatatakotin. Ano nangyari sa inyo? Ha? Palusog pa lang yung kalaban, palayo na kayo. Okay? Sabi dyan, expert in war. Pag sinabing expert, ano ibig sabihin ng word na expert? Konti lang yung kaalaman niya, gano'n? May alam siya konti, okay lang ba yan? Expert ba yun? Pag sinabing expert, ano ibig sabihin? Magaling, bihasa, mahusay, alam niya kung ano yung gagawin niya. Pag sinuntok siya ng pagganito, alam niya paano siya iilag. At paano siya magka-counterpunch. At paano niya gagamitin, sabi dyan, with all instrument of war. Okay. Pag sinabi all instrument of war, anong ibig sabihin nun? Expert in war.
with all instruments of war. Ano yung sabihin nun? Lahat ng gamit alam niya gamitin. Kung sword yan, kaya niyang hawakan. Kung shield yan, kaya niyang hawakan. Kung panay yan, kaya niyang gamitin. Ano pa mga, kung spear, kaya niyang gamitin. Ano pa mga pwedeng gamitin? Okay. Kabayo. Okay. Pwede niyang, kaya niyang gamitin. Lahat. Hindi yung pwedeng, o lalaban tayo, tapos binigyan ka ng tanke. Hindi, ano to, paano ko ito papaanda rin? Binigyan ka ng aeroplano, paano ito aanda? Lahat alam niya, all instrument of war. Alam niya lahat paganahin. Hindi yung, ay, eto, okay na ako dito. Magaling na ako magpiano, okay na ako dito. Magaling na ako maggitara, okay na ako dito. Hindi inaaral niya lahat. Okay? Hindi lang siya na humihinto sa isang weapon. Lahat inaalam niya, magpakanta, mag-preach, mag-solwin, lahat inapinupuntahan niya kasi gusto niya matuto, gusto niya maging expert of war. Kailangan tayong maging expert of war. Kung tayo ay sasama sa gera. Okay, sabi dyan, okay, pagbasahin lang natin sa Songs of Solomon. Sabi dito, sa Songs of Solomon, chapter 3, verse 7 and 8. Tignan nyo kung ano yung mga kasama ni Solomon. Sabi dito sa Songs of Solomon, pagdahan ko natin, Songs of Solomon, 3 verse 7 and 8. Sabi dyan, Songs of Solomon, his bed, which is Solomon's, 70 valiant men are above it for the valiant of Israel. They all hold swords, being expert in war. Every man had his sword upon his thigh because of fear in the night. Laging handa. Okay? Hindi tayo yung nakabaksak yung ano, no? Okay. Nakapaglaro na kayo ng badminton? May nakita na kayo nagbabadminton, nakababa yung raketa? Nandyan yung kalaban, nakababa yung raketa? Makakita na kayo ng ganon? Mananalo kaya yun? Hindi. Kasi, pag nagbabadminton ka, dapat naka-position ka agad. Pag tumira yung kalaban, alam mo agad kung saan pupunta yung shuttle cup. Okay, kung pupunta yun dito, atras ka lang ng ganun. Kung pupunta yun sa harapan mo, a-advance mo lang yung raketa mo. Pero pag nakababa yun dito, anong mangyayari sa'yo? Hindi ka naka-ready. Nakabaksak yung depensa. Okay? Ganun daw yun. Itong mga valiant men ni Solomon, no? Konti lang sila, 30, no? Nasa higaan ni Solomon. Okay? At sila ay laging handa. Yung sword nila nasaan? Nasa thigh nila. Okay, nandito. Natutulog yun. Kahit na anong mangyayari, siguro nakahawak yung sword niya. Pagka, kaya huwag mong gigisingin niya. Okay. 60 ba? Oh, 60. Hindi lang 30 pala, 60. Okay? They are expert in war. Okay? Kayang humawak na kahit na ano, weapon. Okay? Now, bilang mga Kristiyano, anong weapon ngayon ang hawak mo? Okay? Anong weapon ang kaya mo gamitin para sa Panginoon? Okay? Number one, ang number one, pinaka-number one weapon natin ngayon sa lita ng Lord. Okay? Now, paano pagwala yan sa katabi mo? Hindi kayo isang valiant man na lang doon, yung sword niya nasa tabi niya. Yung Bible mo, iniiwan mo kung saan-saan. Parang ako.
Kaso may Bible ako sa cellphone ko. Yung cellphone ko nakadikit palagi sa akin. Pag may hahanapin ako sa Bible ko, nandun lang siya. Okay? Gamitin natin yung ating technology. Kung anong ginigit sa atin ng Panginoon, gamitin natin yun. Okay? Huwag natin sayangin. Huwag tayo manood lang ng mga reels. Okay? Okay. Minsan manood kayo, pwede yan, pero maubos yung oras nyo sa kapanood nun. Puro kalokohan, puro walang kabuluhan, no? Basahin mo lang yung Bible mo. Wala kang magkwenta. Basahin mo lang yung Bible mo. Matututo pa ako, pinahasa ko pa yung sarili ko para alam ko kung paano gagamitin yung salita ng Panginoon, yung sword ng Panginoon. Okay? Okay, expert in war with all instruments of war. Next, ano daw ang sabi dyan? Tingnan natin doon sa 2 Corinthians 10:4. Sabi nito. 2 Corinthians 10:4. Sabi dyan, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Okay, for the weapon of our warfare. Okay, if you are expert in war, dapat bilang isang Kristiyano, expert ka sa spiritual war. Okay, hindi lang yung physical na war, physical na challenges. Okay, mas matindi yung kalaban natin kasi para siyang roaring lion. Okay? Umaatong ano, laging gutom yun. At lagi tayong gustong sakmanin. Okay? Okay? Hindi karnal yung kalaban natin. Spiritual. Okay? Paano ka magiging expert in war? Eh, talo ka na kaagad. Pag-attend pa lang, talo ka na. Pagbasa pa lang, pag-pray pa lang, talo ka na. Paano ka gagaling nun? Na? Paano? Okay, yung basic mo, lalamin mo. Okay? Mag-church ka, umatin ka kung dapat kang aatin, magbasa ka ng salita ng Panginoon, manalangin ka. Pag yan, hindi mo na ginagawa, naku, may problema sa'yo. Hindi ka expert. Gusto mo ba maging expert? Do the basic. Okay? Galingan mo dun sa mga basic, yung mga mahihirap, because you know the basic, okay? Madali na lang. Okay? Sa PBA daw, simple lang daw para maging magaling ka player, dapat may tatlo ka lang na alam. Dumepensa, sumut, at saka pumasa. Basic kasi yun eh. Kahit saan bus, kahit saan laro, di ba? Basic lang yun. Marunong kang pumasa, marunong kang dumipensa, marunong kang sumut. Okay? Meron nga, hindi nga sumusut eh. Dumidipensa lang eh. Pumapasa lang. Okay? Pero ang tap marunong kang talaga sumut kasi basketball yun. Okay? May mga instance na gano'n, no? Na kailangan mong sumut. Okay. Sabi dyan, balikan natin yung ating text. Punta tayo dun sa pangalawa. Sabi dun, natapos natin, expert in war with all instrument of war. 50,000. Kunti ba yun? Marami yan, di ba? Pero kung i-compare mo yan sa 1 million, kunti lang yun. Okay? Kaya huwag tayong matatakot kung tayo kunti lang. Pero expert tayo sa war. Okay? Which could keep rank, okay, sabi dyan, which could keep rank. Ano yung sabihin nun? Okay, kunyari, naka-linya kayo, no? Soldier kayo, lalaban kayo sa linya. Okay, kunyari nandito. Keep rank kayo, no? Okay. Side by side. Eh, paano pag yung isa nang hinakapaan? Okay. Napanood yung 300 na movie. Hindi nakapanood ng 300 na movie. Tagal na nun, di ba?
Pero meron silang style pag nangyayipaglaban sila. Pag nandiyan na yung kalaban, naka-shield silang lahat. Wala dapat doon makikita. Wala kang makikita ang butas doon sa shield nila. Alam nila kung paano sila. 300 lang kasi sila eh. Okay? Alam nila kung paano sila magtatago doon sa kanilang shield. Pag meron doon awang, may awang doon, may papasok doon na arrow, patay yun sila. Magkukulang sila. Mababawasan yung formation nila na para silang shield. Pag nabawasan yun, penetrate na doon yung kalaban, patay. Okay? Sabi dito, sana natin, okay, keep rank. Sa 1 Chronicles 12:30, sabi dyan, isa pang word na nag-keep rank na sila. 1 Chronicles chapter 12 verse 13. Hirap ko lang sa namin. 1 Chronicles chapter 12 13. Sabi dyan, all these men of war that could keep drunk came with a perfect heart to Hebron to make David king over all Israel, and all the rest also of Israel were of one heart to make David king. Okay, sabi dyan? Could keep drunk. Okay? Handa ka. Okay? Nandun ka. Expert ka sa iyong sword, sa iyong shield. Kaso lang ha, hindi ka marunong pumalo ng instructions. Pag sinabi ng officer mo, nandito ka sa posisyon na to, huwag kang aalis. Okay? Or kung nakapag, nakaganon pa yun, no? Ayun gano'n, naka-huddle. Kapit busy. Tapos ikaw, bigla kang bumitaw. Patay kayo. Okay? Tayo mga Kristiyano, okay? Expected tayo nasa church, tama? Ito yung rank natin eh. Eh kaso lang wala ka dito para kang bumibitaw. Gusto mo naman bumitaw? Soul winning. Nandun tayo. Lalaban na naman tayo ng spiritual yun. Expected ka kasama ka namin. Wala ka. Hindi ka nagising. Tululaway mo, matutulog ka, bumibitaw ka sa rank mo. Okay? May training. Meron tayo ditong training. Mabibihira nga lang, thrice a year nga lang. Wala ka. Sigurado na mo, walang pasok nun. Mas inuna mo yung iba, kung ano man yun. Bumibitaw ka. You are not keeping the rank. Hindi ka nandun sa laban tayo, dito tayo. Wala ka. Nasa pansitan ka. Okay? You are not keeping the rank. Sabi dito, with a perfect heart. Okay? Yung may mga tamang puso, they keep the rank. Okay? Sabi pa dyan, which could keep the rank, they were not of double heart. Sinong dalawang puso dito? May kantang ganun yun. Sana dalawang puso ko. Tama ba yun? Sabi nga ng Panginoon dito, dapat not of double heart eh. Okay? Gusto mo pa tatlo puso mo. Dalawa. Anong pinaka-octopus? Ilan ang puso ng 8? 8 yung puso niya. Gusto mo ba ganun? Iba-iba ang gusto ko. Okay? Sa Bible, may tinatawag na double heart. Kailang minuto na ako? Ang matatapos ako agad. 25. Alam pa ako.
20 minutes. Hindi yung mag-concentrate ako dun sa double. Tingnan natin sa Psalms 12. Anong sinasabi ng Bible sa double heart? Double heart. Psalms. Psalms 12, verse 2. Okay. They speak vanity, everyone with his neighbor, with flattering lips, and with a double heart do they speak. Okay? Ang mga double-hearted na people, makikita mo sa kanila ang salita. Okay? Sinungaling. Okay? Yun ang pinakaayaw na ayaw kong tao kasi sinungaling. Okay? Double-hearted. Iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Okay? They speak vanity, everyone with his neighbor, with flattering lips and with double heart do they speak. Okay. Huwag naman natin gawin yun. Ayaw ng Panginoon na what we do is different than what we say and vice versa. Kung ano yung sinasabi natin, hindi yun yung ginagawa natin, or kung ano yung ginagawa natin, hindi yun yung sinasabi natin. Okay? Double hearted. Sabi dito sa James 4:8, hindi na natin kung ano mangyayari dito sa mga double-hearted. Alam natin to, James 4:8, di ba? Verse natin to, di ba? Ano sabi natin, anong verse to? James 4:8. Memory verse natin to, di ba? Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Normally, double-minded tayo. Tama? Aminin natin yun, double-minded ako. Ngayon, anong gagawin mo para makasama ka dun sa laban ng Panginoon? Sabi dyan, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Okay? Mahirap kasama ang double-minded, pa iba-iba. Ngayon, gusto niya ng pizza, mamaya gusto niya ng burger. Ano ba talaga gusto mo? Nandun na kayo sa pizza chain, ayoko na niyan, gusto ko dun sa burger. Okay? Ang daming kinakain na oras nun. Imbis na you will achieve something on your time, hindi nyo na-achieve yung dapat yung ma-achieve. Ano pa? Mga double-minded pa, iba-iba ng isip. Nandyan mamaya, bukas pala. Yung mga double-minded, hindi consistent. Palitaw, lulubog, lilitaw. Kailan ka ba na makasama ng maayos? Bumibitaw pa rin siya ka. Kasi double-minded ka. Okay. Natin dito. Sa James 1:8, sabi dito, stable ba ang mga double-minded? Tingin nyo, stable ba mga tao yan? Okay, pagpipili kayo ng mga kasama sa buhay, huwag double-minded. Sabi dyan, a double-minded man is unstable in all his ways. Okay? Unstable. Hindi mo mapangahawakan. Hindi mo maaasahan. Okay? Gusto nyo bang maging maaasahan o hindi maaasahan? Ako si James, wala yan. Pag nasabi yung pangalan mo, ano natin to si James? Ay, nako. Maaasahan yan. Lubog kayo dyan. Iwan kayo dyan. Talunan kayo dyan. Okay? Huwag sanang ganun. Okay? Matthew 5:37.
sabi dito, but let your communication be yay, yay, nay, nay, for whatsoever is more than this, comment even. Okay? Pag double-minded, kasi isama ko, tas wala ka doon. Okay? Tas nag-iiba ko, mayroon ka na namang ibang schemes. Magpapalusot ka na naman ano namang klaseng pagsisinungaling ang gagawin. Okay? Ah, hindi ko na ginagawa yun, Pastor. Pero sisinungaling ka na namang ginagawa mo ba? Magtatago ka na naman ng magpapatong-patong na sinungaling ang gagawin. Okay? Hirap nun. Parang tinutusok yung puso mo nun. Okay? Yun ang pinakamahirap na sitwasyon sa tingin ko. Pag hindi ka nagiging totoo sa sinasabi mo. Okay? Sana yung oo mo, oo yun. Yung hindi mo, hindi. Hindi yung paiba-iba ka. Okay? Maraming mga lakad, maraming mga instances na pinaprepare yung mga lakad at instances na yon para makasama ka. Pero wala ka eh. Sayang yung resource na inallocate sa'yo. Kala nyo ba ganun-ganun lang yun? Hindi yung ganun-ganun lang, no? Yung allocation, pagsakay mo pa lang sa sasakyan, yung kakainin mo, lahat yun, pinag-isipan yun, inallocate yun para sa'yo. Number one ang Panginoon, pero ayaw mo eh. Yan ang isipin po natin. Ang oo natin ay ang tunay na oo at ang hindi natin ay tunay na hindi dapat. Sabi dito, comment and more than this, yung lalampas dito ay ano? Evil. Masama! Sabi doon. Okay. Tingnan ulit natin sa James 5:12. Okay. Lusog lang po tayo. Sabi po yan, babasa po. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets who search for you. Parang mali yung aking text. James 5. Nasa na ako. Matthew, hindi. Yung, but above all things, my brethren. James 5. Tama po. James, na Matthew ako para sa'yo. James 5:12, sabi dyan, pabasa po. But above all things, my brethren, swear not neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath, but let your yea be yea, and your nay nay, lest ye fall into condemnation. Okay. Ano mangyayari sa ito? Mahulog ka sa condemnation. Buto okay. Na mag-swear. Hoy, tataga, isulat mo sa ano? Okay. Taga mo sa semento, isulat mo sa bato. Wala ako doon. Okay. Yun yung mga ano natin, okay? Ang hirap. Ilang minuto pa ako? Yan na. 35 pala. Tingnan natin yung James 1:12. Para tayo sa James 1:26. Sabi po dito, if any man among you seems to be religious and bridle not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Okay?
sinungaling, nagsisinungaling ka sa sarili mo. Hindi ka nagsisinungaling sa lang sa iba, lalo na sa Diyos. Nagsisinungaling ka mismo sa iyo, sarili. Okay? Sabi dyan. Tignan natin yung James 3:5-8. James 3:5-8. Sabi dyan, even so the tongue is a little member and boasted great things. Behold how great a matter a little fire kindled. And the tongue is a fire, a word of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. For every kind of beast and of birds and of serpent and of things in the sea, it tamed and hath been tamed of mankind. But the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Therewith bless we God, even the Father and me. Therewith curse we men, which are made after the simulation. Okay. Ba't tayo napunta doon sa tongue? Kasi nga, nandun tayo sa double-minded. Pag double-minded ka, sinungaling. Okay? Isa rin sa pagsisinungaling yung paggagawa ng mga kwento. Okay? Gustong-gusto natin yun. Okay? Parang pinapakain yung ano, natitinggan yung ano natin doon. Pagka, lalo na pag kinikwento natin yung ibang tao sa kanila. Okay. Maganda ikwento mo yung sarili mo. Kung okay. Ikwento mo yung sarili mo sa iba. Okay. Kung kaya mo, ikwento yung sarili mo sa iba. Huwag mo ikwento yung mga ibang tao sa iba. Alam nyo na yan, Marites, di ba? Ano bang ibig sabihin daw ng Marites? Meron yung ibig sabihin yun. Parang pinaliit na word. May acronym yun yung Marites. Ano? Hindi, hindi yun yung acronym. Yung binanggalin na yung word na Marites. Salamot ako yung ito. Pero may pinanggalingan yun. Bakit yun naging word na Marites? Okay? Masamang word yan. Huwag ipapigyan ng pangalan ng anak niya. Marites. Kawawa naman yun napigyan ng pangalan niya. Okay? Muntang natin. No? Kung wala tayong may kikwentong tama, tumahimik na lang tayo. No? Okay? Less speak, less mistake. Okay. Basahin natin dito sa 1 Peter 3:10. Bago ako pumunta sa ating conclusion. 1 that will love life and see good things, let him refrain his tongue from evil and his lips that they speak no guile. Okay? Bakit sa double mind nadikit yung ating dila? Kasi iba nga yung sinasabi natin sa ating ginagawa. Okay? Baliktad. Kung yan ay pareho, makikita mo na agad yung tao. Kung ang sinasabi niya according dun sa ginagawa niya, alam mo na agad kung yan ay iiwasan mo o kakaibiganin mo. Tama? Kaso pag iba ang sinasabi niya sa ginagawa niya, doon ka matakot kasi double-minded yun. Okay? Tignan natin dito sa 1 John 3:8.
3:18. 1 John 3:18. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Okay? Kita niya sa social media, di ba? Yung lagi nagpo-post. No? I love you, mahal. Pero pag nalaman mo lagi nag-aaway, napaksinungaling ng pinapakita nila. Huwag naman sana tayong maging ganun. Double-minded yun. Okay? Iba yung pinapakita mo sa ibang tao sa nangyayari talaga sa inyo. Happy namin dito, saya-saya namin dito. Parang nagpapatuhang kayo ng singgan. Huwag sana tayo maging gano'n na Gino. Yung talagang mahal natin yung tao, mahalin natin. Hindi na natin kailangan ipakita pa. Kasi mas mahalaga nalalaman ng pagmamahal mo ng tao na minamahal. Hindi malalaman ng buhay. Sino man. Okay? Huwag kayo mapasok sa relasyon. Alam niyo yung gagawin kasi maganda nga na na-equip tayo ng salita ng Panginoon. Okay? Okay. I come to the conclusion. Okay, nasa conclusion natin. Kunti na lang. Okay? Balikan lang natin po. Of Zebulun, such as went forth to battle expert in war. With all instrument of war, 50,000 which could keep drunk, they were not of double heart. Or, sabihin na natin, double mind. Okay? Sabi po sa akin conclusion, sabi po sa Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yan po ang kalaban natin. Kung hindi tayo magiging ready bilang mga soldier ng Panginoon at tayo lalaban, ang kalaban natin sino daw? Against principality, hindi flesh and blood. Okay? Nanonood naman siguro kayo ng mga cartoons, di ba? Di ba? Di ba? Ang pinakamahirap kalabanin ng bida sa cartoons, yung mga hindi mo napapatay. Kasi nga, hindi siya flesh and blood. Spiritual. Paano mo huhulihin yun? Ano ka, Ghostbuster? Nabi lang yun. Against principalities, may mga katungkulan. Against powers, may mga kapangyarihan. Against ruler of the darkness of this world. Okay? Politician. Okay. Against spiritual wickedness in high places. Yan po ang kalaban natin. Kung hindi tayo magiging ready, hindi tayo magiging handa, hindi tayo magtitrain, anong mangyayari sa atin? Ilalampaso lang tayo nun. Okay. Para tayong bugbog sarado tayo. Gusto niyo ba maging bugbog sarado spiritually? Hindi. Dapat tayo maging handa. Maging expert of war. Sabi diyan sa 1 Timothy 1:18, this charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war against war a good warfare. Eh, si Timothy, binabalaanan ni, binibigyan ng babala ni Paul. Sabi niyan, my son Timothy, according to the prophecy which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. Lumaban ka, paano magiging maganda yung isang warfare? Pagtalo ka agad yung isa? Hindi, lumalaban. Ang ganda ng laban na ito, ha? Walang bumibitaw. Okay? Ikaw unang bumitaw.
kasi tumanggal ka dun sa ramp. Sabi ito sa John, 1 John 4:4, alam natin ito. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Ang maganda dyan, ang pinakakampi natin, yung pinakamalakas. Wala tayo dun sa losing side. Huwag kang maging loser. Huwag kang maging mahina. Magpakalakas ka. Be on the rock. Okay? Huwag kang mang iwan. Okay? Pag nangiiwan ka, talo tayo. Isipin mo. Hindi lang ikaw ang talo. May isasama ka pang iba. Okay? John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. Sabi ng Panginoon, I have overcome the world. Yung kinampihan natin, yung panalo na, hindi yung talunan. Lastly, sabi dyan sa John 5:4-5, for whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? Ikaw ba ay talunan sa gera? Gusto mo bang manalo? Okay. Anong gagawin natin? Like the tribe of Zebulun. Okay. We went forth to battle. Una, pumunta ka muna sa battle. Okay. Eh kung tulog ka sa pansitan, walang battle ang aabutan mo doon. Expert in war. With all instrument of wars, 50,000 which could keep rank, they were not of double heart. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagpapaalala mo, Panginoon, sa amin kung nasaan kami, Panginoon, na sitwasyon. Kami po ay nasa gera. Panginoon, ihanda mo patuloy kami, Panginoon. Kung kami, Panginoon, ay nasa gera, ihanda mo kami, Panginoon. At ihanda namin ang aming mga sarili, palapit sa inyo. Upang sa inyo kami, Panginoon, gumawa ng kalakasan. Salamat, Panginoon, na na-overcome mo na ang mundo. Nandito kami, Panginoon, upang mag-follow, Panginoon, sa pinakita mo, Panginoon. Huwag kaming manghina, magpatuloy kaming mag-train, huwag kaming aalis sa aming mga rang, at huwag kaming maging dalawang puso. Salamat po, Panginoon, sa paalala ng mga salita. Sa pangalan ng Panginoong Yesus.